third category natin sa mga nakaing, yung tinatawag na joining knots, bend knots. Pag sinabi nating bend, joining two ends of rope. So, pinakauna, yung tinatawag natin na figure of eight bend. No? Gagawa tayo ng simple figure of eight. Okay, simple figure of eight knot, alam na natin yan, ikot lang, dalawa, tapos insert. Okay. Tapos, idudugtong natin dito yung ibang rope, no? Ibang rope. So, katulad nito. So, ang gagawin lang natin, ipa-follow lang natin ito. Itong dulo na to, susundan lang natin, itatabi natin itong pangalawang rope natin. Okay? So, ipapasok lang siya kung saan siya pumasok. Okay? Kung saan siya pumasok, umikot, then insert. So, yan. Tapos, kung saan siya lalabas. Okay? So, yan yung tinatawag natin na figure of eight bend. So, make sure na i-dress natin yung knot natin. Okay? Ibig sabihin, i-arrange talaga natin siya. Okay? Para fit and equal yung pull ng tension sa knot natin dito. Then kung nasa mainline naman to, kung mainline yung pagagamitan natin na idugtong yung dalawang mainline, make sure na meron kang back up knot na overhand dito sa both sides, no? Sa both ends. Yung SOP natin sa rope rescue, dapat naka-back up knots tayo. Another method, no, sa pagdugtong ng lubid na ginagamit natin sa rope rescue is yung tinatawag na double fisherman's knot or double barrel knot. Gagawin lang natin, meron tayong dalawang end ng dalawang rope. So, push yung finger mo, position mo lang ng ganyan. Then, yung isang end, ikot mo lang siya. Okay? I-wrap mo siya. Dalawa. Then, galing dito, ipasok mo siya ang palabas. Ayan. Then, para hindi ka malito, iikot mo lang itong isang side para the same procedure pa rin yung gagawin mo. Pero, ibang end na ng rope. Okay? So, gagawin, the same procedure, ikot lang, i-wrap, dalawa. Tapos, i-insert mo siya galing dito palabas. Okay. So, pag nakaporma na, hilain mo lang para magdikit na yung dalawang knot. So, ito yung tinatawag na double fisherman's knot. Okay, ang next bend knots natin, yung tinatawag na square knot. So, common sa atin itong square knot. Okay, tapos ikot. Tapos, ganun mo lang siya, no? Itatabi mo. Okay? Tapos, dito ka na insert. Kabila. So, pag magtatabi yung dalawang dulo, so, tama yan siya. So, nagtabi, tapos dito naman sa kabila. So, yan yung square knot. And don't forget to tie back up knot. Yung overhand knot natin. Okay? Saka dito rin sa kabilang side. Okay. So, yan yung tinatawag natin na square knot. Okay. Another technique sa pag-apply ng knot. So, una, meron tayong isang end ng puti na linya, tapos itong purple na linya. So, make a loop dito sa isang side. Make a loop. Tapos, insert mo lang ito siya. Okay. Insert. Tapos, ikot. Tapos, ibabalik mo siya kung saan saan insert kanina. So, dapat magkatabi siya. Okay? Ganon. Tapos, overhand knot as back up knot. Then, sa kabilang side rin. Overhand knot. Okay? So, the same yung tinatawag natin na square knot. Pero itong knot na to, hindi natin nire-recommend ito na pangdugtong na knot sa main lines. Okay? Pangdugtong na knot sa mainline. Ginagamit natin yung figure of 8 bend. Pwede ito siya
sa pagtay ng mga webbing or mga nuts na pang secure natin, pang stabilize natin doon sa backboard or sa basket stretcher, yung square nut. Okay, ang fourth nut na ginagamit natin sa pagdugtong, no? Tinatawag natin na water nut. Yung water nut, ina-apply lang to pag mga webbing or tapes yung material natin. Okay. So, anong gagawin? Make a simple overhand. Okay. Simple overhand. Kita natin siya. Tapos, idudugtong lang natin yun. Okay. Isasalubong mo lang siya. Okay. I-follow mo lang yung saan yung end na to, yung dulo na to. Itatabi mo lang siya. Tapos, kung saan siya pumasok, umikot, susundan mo lang. So, insert. Then, pumunta sa likod, turn around, then insert naman. Then, i-dress mo, arrange, para equal yung tension ng nut sa magkabilang dulo. Tapos, pwede ka mag-apply dito ng overhand nut as backup nut at saka sa kabilang side din. So, ito yung tinatawag na water nut.